Hello po sa ating lahat, mga ka-loves natin. Kumusta? Medyo matagal na po nating hindi napag-usapan o hindi kami nakapag-share sa salita ng ating Panginoon. Dahil sa mga agwat ng buwan, yung mga ipinagkaloob din na buhay namin ng Panginoon, ayun din yung mga sinishare namin. At ngayon, ay panahon na rin nasundan natin yung, kasi ang ating mga napag-usapan ay how you should treat your wife, tapos yung wife, submit to your husband. Kaya ngayon ay children, obey your parents. Yun ang ating pag-uusapan. Yung sinabi doon ng ating Panginoong Jesus ng Mateo 19:19 na children, igalang ninyo ang iyong ama at ina. At dito ko basahin yung in-explain na ni Apostol Pablo sa sulat niya ng mga Kristiyano sa taga-Efeso. Kaya in-explain talaga niya yung kahulugan nun at kung bakit. Kaya ito yung ating basahin. Pero before ko basahin ito, loves, pagbigyan kong daan, shout out, Sir Reward Sador Dido. Kasi new subscriber siya, tapos sabi niya, pa-shout out po, new subscriber, tapos smiley. Tapos wala namang picture yung account niya at wala din siyang channel, kaya hindi ko siya namukhaan at hindi ko siya kilala. Shout out po sa inyo, Sir Reward. God bless sa ating lahat. Sa inyo, lalong-lalo na po. So patuloy po ako. Basahin ko yung utos ng ating Panginoon na sabi ng ating Panginoong Jesus, Mateo 19:19, na children, igalang ninyo ang inyong ama at ina. At inelaborate ito ni Apostol Pablo sa sulat niya ng mga Kristiyano sa mga taga Efeso. Dito sa Efeso, iniisa-isa niya talaga from Ephesians chapter 5, yung relasyon ng mag-asawa, yung role nila sa isa't isa, kinumpara niya doon sa role ni Kristo at sa iglesia. Tapos pagdating ng sulat niya doon sa chapter 6 na, doon na naman sa relasyon ng mga parents and children. May sulat din siya nito sa mga taga-Kolosas, sa relasyon ng mag-asawa, sa mga anak, sa mga slaves, mga utusan, ganyan. Pero dito sa Efeso kasi, iniisa-isa niya talaga. Doon sa sulat niya sa Colossians 3:20, nagsimula ng 18, ano lang, konti lang yung pag-ano niya, pag-explain. Kaya dito yung basahin natin. Efeso chapter 6, verse 1 hanggang 4. Sabi niya. Tapos ang title, aral sa mga magulang at mga anak. Sabi dito, una, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Yun yung utos. Mga anak, igalang sundin ang iyong ama at ina. Yun yung unang utos na may pangako. Kasi yung pinakamalaking utos, yung mahalin natin ang Diyos. At ang sunod, mahalin ang kapwa gaya ng sariling na atin. Ito, unang utos na may kalakip na pangako. Tapos, patuloy ako sa 4, sa mga magulang naman, para sa kanilang mga anak, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral.
mahal ng Panginoon. Kasi ang sulat na ito ay para na sa mga Kristiyano. Kristiyano sa mga taga-Efeso. And i-adapt nating mga Kristiyano sa buong mundo, kung Kristiyano tayo, utos ito ng ating Panginoon. Na ang mga anak, sundin at igalang ang mga magulang. Ang mga magulang naman, huwag pagmalabisan ang anak, sa halip palakihin sa aral ng Panginoon. Yun ang utos. Question, paano ngayon kung ang isang mga magulang ay hindi Kristiyano or walang kaalaman sa salita ng Panginoon? So sa dulo, doon ko yun itouch ng konti. Focus muna tayo dito sa majority na mga magulang at mga anak na mga Kristiyano. At dahil magulang, sila ang unahin nating pag-usapan. So sa verse 4 muna tayo. Ganito yon. Basahin lang natin ng makailang ulit. Dahil literal ito, hindi siya isang sayings na may patama. No. Ang dali, instruction lang na literal. Ang daling intindihin. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Dahil doon din, sa kawikaan, mababasa din natin yung ang author nito ay si Haring Salomon. May sinasabi siya doon about sa isang magulang. Kawikaan ng chapter 29, ito yung sinulat. Chapter 29, verse 17. Ang anak mo'y, sinabihan yung magulang, ang anak mo'y busugin sa pangaral. Ang anak mo'y busugin sa pangaral. At pagdating ng araw, siya'y iyong karangalan. Kaya kahit napakahirap ang pagpapalaki ng isang anak, ito para sa akin, ito ang pinakamahirap na responsibility ng isang tao, ang palakihin ang buhay na kaloob ng Diyos. Kaya kahit na ganun siya kahirap, ang anak mo'y busugin sa pangaral at pagdating ng araw, siya'y iyong maging karangalan. Tapos dinagdagan pa dito sa Kawikaan chapter 22 verse 6. Ang sabi dito, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran. Kaya kahit hindi mo man siya anak, kapag may bata, responsibility sa isang nakakatanda. Ituro sa bata, kasi yung 29 na binasa natin kanina, ang anak mo'y sumagulang talaga yon. Pero dito, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. At ano yung ituro? Yung sinabi sa una nating binasa, yung Efeso chapter 6 verse 4 na pangaral sa ating Panginoon. Yun yung alituntunin. And pag nasa sentro na yung pangaral sa Panginoon, di ba may rules man tayo sa bahay, may rules tayong mga parents sa ating mga anak. Susunod na yun smoothly kung ano yung gusto. Dahil yung Panginoon na yung nakapaligid sa ating pamumuhay at sa buong bahay. Siya kasi yung pinakamay kapangyarihan. Kaya kapag salita niya ang nasa puso at isipan ng ating mga anak, automatically igalang, magalang ang ating mga anak. So dito naman, granting
na syempre, 'di ba, struggle din talaga yung kahit hindi ako isang magulang, pero ma-witness ko talaga na hindi madali ang pagpapalaki, pagdisiplina, lahat para sa isang anak. Kaya tayong mga anak, pakinggan natin ito dahil kapag nagawa natin to, ito yung pinakapundasyon sa magiging buhay natin sa mundo at sa susunod na buhay, ang eternal life. Kapag nagawa natin to, uulitin ko, ito yung magiging pundasyon kung anong magiging buhay natin sa mundo at sa eternal life. Kapag failure tayo nito, failure talaga tayo sa mundo. At lalong-lalo na, failure, hindi tayo makapasok sa eternal life na inilaan ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo makapasok sa kaharian ng langit. Yes. Kaya pakinggan natin, ulitin kong basahin. Okay? Ephesians chapter 6 verse 1 hanggang 3. Ulitin kong basahin ganito. So tapos na tayo doon sa magulang. Dahil bakit hindi ko rin talaga habaan yung pag-explain, dahil sa maliban na hindi ako parents, instinct na talaga yan na pag isa kang parents, ibigay mo ang buong buhay mo para sa inyong mga anak. Ganyan na talaga. Di ba, Gambim, naging magulang ka of two? Yes, yes, yes. Automatic. Wala nang magsabi pa sa'yo. Automatic. Ibigay mo ang buong buhay mo. Kaya, reminder na lang to sa mga magulang. Dahil unfortunately, nowadays, meron ng mga magulang din na parang walang paki. Pero itong sulat na to, para sa Kristiyano naman na mga magulang. Kaya reminder na lang. So balikan ko, napaka-importante sa mga anak dahil dito ang pundasyon natin sa magiging buhay natin sa mundo. Yung future natin, yung magiging buhay, kung bata-bata ka pa, yung magiging buhay mo, kung gusto mong maging successful, kung gusto mong hahaba ang buhay at makamit ang buhay na walang hanggan, ito ang pundasyon. Makinig tayo. Ulitin kong basahin. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang. Ano raw? Sundin ang inyong magulang. Kung anong sabihin nila, sundin. Bakit? Alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Bakit sundin ang magulang? Dahil alang-alang sa Panginoon. Bisaya kasi ako, loves, kaya ano yung alang-alang? Dahil sa Panginoon, siya yung rason. Di ba, Gambim? Yung alang-alang, yung may rason. Parang for the sake? Oh, for the sake. Parang ganyan. Alang-alang. Kaya, pag sinunod mo, mga anak, kapag sinunod natin ang ating mga magulang, hindi yun para lang sa magulang natin or para sa sarili natin, kundi alang-alang sa Panginoon dahil ito ang nararapat. Kaya kapag sinuway natin ang utos ng ating mga magulang, sinuway natin ang Panginoon. Yes. Dahil ano? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Alang-alang sa Panginoon. Sunod. Igalang mo ang iyong ama at ina. Kaya in-emphasize talaga na ang igalang, huwag lang yung isa. Dahil ang magulang, dalawa, ama at ina. Kaya sila pareho, ama at ina, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Yun ang pinakatamis dito.
na ito ay may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang buhay rito sa lupa. See? Diba sabi ko, pundasyon sa magiging buhay natin sa mundo, yes, at sa magiging eternal life. Malaman natin yan later on kung bakit nasabi ko pa sa magiging habang buhay natin. Very good. Dahil kung sundin natin ang ating mga magulang, hindi yon para sa atin, hindi yon para sa mga magulang, kundi alang-alang sa Panginoon. Igalang ang iyong ama at ina, dahil ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ang pangako, kapag sundin ang ating mga magulang, alang-alang sa Panginoon, at igalang ang ating ama at ina, ang pangako ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Ay, ang ganda! So, reward na from the Panginoon. Yes! Kasi yung pagsunod sa utos ng mga magulang at paggalang sa kanila, ginawa mo yon hindi lang para sa iyong mga magulang. Ginawa mo yon alang-alang sa Panginoon. Kaya ang Panginoon na ginawan mo ng ganon, na sinunod ang magulang at ginalang ang iyong mga magulang, giginhawa tayo sa buhay at hahaba, lalawig ang mga taon. Hahaba ang buhay. Ako, 39 na ako. Bago lang akong nag-39. Hindi ako mag-testimony, pero very slight na sabihin ko. Loves, grabe yung hirap na nadanasan ko. Yung mama ko may psychiatric condition. Isa sa mga kapatid ko meron, pero awa ng Diyos, okay na. Namatay yung mama ko at the age of 16. Tapos nagiging dying yung papa ko. Nang namatay ang mama ko. Ikaw 16 noon. Oo. Namatay ang mama mo. Oo. Tapos apat kaming magkapatid. Tapos yung bunso namin 6-year-old pa lang. Tapos sa isang bahay, bunso kasi yung papa ko. Kaya kadalasan sa bunso, doon titira sa bahay, ng sa ancestral house, sa parents niya. Kaya siya ang bunso, nandun yung lola ko, yung papa ng, yung mama ng papa ko. So namatay siya. July 9, July 22, namatay ang mama ko. So, sa isang bahay, dalawa ang kinuha in just 2 weeks. No, less than 2 weeks. Tapos, dying ang papa ko. Can you imagine the situation? Tapos, dahil dying, ginawa naming lahat. Tapos, hanggang sa yung konting lupa ng nila ng papa ko, naipagbili. At nawalan kami ng lahat. Walang trabaho, lahat-lahat. Kaya iginapang ko talaga ang pag-aaral ko hanggang sa natapos ko. 6 years ako as a working student, from fourth year high school up to college. And awa ng Panginoon, nakagraduate po tayo, at in 3 months, nagiging right after na graduate ako, naging supervisor ako sa isang banana plantation in Kidapawan. Then, magkakilala na kami ng asawa dahil ko ngayon. Dahil agriculture graduate. Oo, dahil agriculture graduate ako. Tapos, after noon, dahil may kaya naman, awa ng Panginoon, ang asawa ko, nag-invest siya ng banana plantation din, gumawa siya, at ako yung nagmamanage na. Kaya sinisweldohan ako noon niya. Kaya, yun ang simula na guminhawa ang buhay ko. Bakit? Dahil hindi ko maalala na hindi ko sinunod ang mga magulang ko. Lahat ng utos ng mga magulang ko, sinunod ko yun. Kaya ito, thank God na okay na ang papa mo. Totoo talaga ngayon. At thank God, after na dying ang papa ko, after 6 months, naka-recover, ako lahat ang nag-alaga ng papa ko. 2 years, lahat, 2 years noong grabing sakitin siya, lahat-lahat, kasa
kasama ang mga kapatid ko, pero ako talaga ang hands-on dahil ako lang ang nag-iisang babae. Cooking to PLC. Lahat, lahat. Ngayon, hindi man ako mayaman, pero naituring ko na rin mayaman dahil ang sarap ng buhay ko ngayon. Ang saya, ang ginhawa, in Jesus' name. Dahil ang pundasyon, hindi ko kailanman maalala kung na may sinuway ako na utos ng aking mga magulang. Totoo yan. Obey your parents. Pinakasikreto yan. Pinakamagandang ingredients sa magiging buhay natin. At saka, basahin natin, loves, yung sinabi ng isang magulang sa isang anak nila. Okay, ano nga, Gambit? 20 minutes? Ganyan ba yung asawa ko? No edit kasi tong mga videos natin, loves, ha? Kaya ganyan siya. Chup, 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 chup. Ah, naka 20 na pala. Okay. Para kung director. So, basahin natin to. Basahin ko, patuloy ko. Yung iba pang mga patunay na kailangan nating sundin. Kumpleto na po yun, pero parang may, as proof, as reference ng isang magulang na may anak na nagiging napaka-successful dahil sa pagsunod. Siya yung may author nito. Si Haring Solomon ang author ng Kawikaan. Tapos, isinulat niya yung sinabi ng kanyang ama at ina niya, sa kanya, na yun yung nagiging basihan niya. Kaya, nagiging super successful siyang hari. At walang papantay sa kanyang talino. Ganyan, at walang ama, papantay ang ama at ina niya, si King David at si Bathsheba. Oh, pero, dahil napakahaba yung buhay nila, ibahin natin yun, loves, ang buhay ng ano kasi tayo, gagawa tayo ng video ng buhay ng mga anak dito sa Biblia na mga known sila. Isa na nito si King David, Haring Solomon at si Roboam, at yung isa na nagiging anak na napaka-successful hanggang kamatayan niya, isa sa 12 tribes of Israel, si Jose. Pag-usapan natin ang buhay niya sa pagiging anak niya, kung bakit ganun siya ka-successful as reference natin dito. Pero hindi natin ngayon pag-usapan dahil napakahaba. Kaya gusto ko isa-isa, isang video para kay Jose, tapos isang video para kay King David, Solomon, and Roboam. Para magkaroon talaga tayo ng leksyon na nga, oo nga no, ang galing nga talaga ng mga buhay nila. At doon din sa isa, yung King David, Solomon, at Roboam, makompare din natin yung sumunod sa magulang at yung hindi sumunod sa magulang, anong nangyari. Kaya ang basahin ko lang muna ngayon, yung mga sinasabi, yung mga lesson learned ni Haring Solomon. Sinulat niya doon sa Kawikaan. Sabi ng mga magulang niya dito sa Kawikaan ng chapter 4. Loves, basahin ko nga yung Kawikaan 17:25. Para lang maalarma tayo. Kung gusto nating marinig, ha, basahin natin, ha. Ito negative ito. 17:25, before ko pupunta doon sa sinabi ng mga magulang ni Haring Solomon. Kawikaan chapter 17 verse 25. Ang sabi, ang hangal na anak ay problema ng kanyang ama. At pabigat sa damdamin ng kanyang ina. Ulitin ko. Ang hangal na anak ay problema ng kanyang ama. At pabigat sa damdamin ng kanyang ina. Hindi magandang pakinggan. Napakasakit. At ayaw natin yun.
Kaya tayo mga anak, patuloy nating pakinggan itong salita ng ating Panginoon na isinulat ng isang hari, Haring Solomon, na nagiging obedient and respectful sa kanyang mga magulang. Okay? So ito yung sinabi ng kanyang mga magulang. Tapos, sabi ni Haring Solomon, nag-ano siya? Ano yung tambag, Gambim? Nag-advise siya. Sabi dito, una niyang sinabi, dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama. Sabi ni Haring Solomon, dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama. Sasa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't huwag na di mo pansinin, huwag ilayo sa paglimi. Tapos sabi niya ni Haring Solomon, noong ako ay bata pa, nasa kupkupan ni ama. Sabi niya, batang-bata, walang malay, tanging anak nga ni ina. Sabi ni Haring Solomon. Tapos sabi ng ina, sabi niya, itinuro niya sa akin at kanyang sinabi. So sabi ni Haring Solomon, itinuro niya sa akin at kanyang sinabi. Ito yung sinabi ng kanyang mga magulang. Sa aking mga aral, buong puso kang manangan. Ewan ko lang, loves, dahil Bisaya ako, kung tama yung pag-pronounce ko ha, kaya pagbigyan nyo niya yung mga pronunciation ko sa mga Tagalog na salita. Dahil hindi ko alam yung manangan, yung mga iba pa. Huwag nyo lang po akong laitin ha. Dito na lang kasi napakahaba na, Gambin. So, itinuro niya sa akin at kanyang sinabi. Sa ingon ang sinabi ng kanyang mga magulang ay ito. Sundin mo ang aking utos, sa aking mga aral, buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos, at ikaw ay mabubuhay. Yun ang sabi ng mga magulang kay Haring Solomon. Huwag mong lilimutin o kaya'y tatalikdan. Ang salita ko sa iyo, sa bibig ko'y bumubukal. Ang unawa ay hanapin, gayon din ang karunungan. Ang utos ng kanyang mga magulang kay Haring Solomon, ang unawa ay hanapin, gayon din ang karunungan. Kawikaan chapter 4, itong binasa ko lang, sundan nyo lang bawat yung verse. Sabi niya, huwag mo itong, kaya pag nandun na, ang unawa ay hanapin. Gayon din ang karunungan. Kaya pag napapasa kanya na ang unawa at karunungan, sabi ng kanyang magulang, huwag mo itong babaya at ikaw ay kanyang iingatan. So ulitin ko ha, ang utos at turo ng mga magulang ni Haring Solomon ay na huwag niyang kalimutan, ang unawa ay hanapin, gayon din ang karunungan. Granting, nahanap na niya, nasa sa kanya na ang unawa at karunungan. Ang advice na naman, dagdag paunawa, dagdag advice ng magulang, pag nasa iyo na ang unawa at karunungan, huwag mo itong babaya at ikaw'y kanyang iingatan. Kaya yung unawa at karunungan, kapag hindi pababayaan, ikaw'y kanyang iingatan. Basahin ko talaga, loves, yung epekto kapag nandun na sa anak ang unawa at karunungan. Kaya, kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanat. Ika'y kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat
pagtuklas ng kaalaman. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Kaalamay pahalagahan at kanya kang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag siya'y sinakbat. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, aning anong inam, at putong pa ng luwalhati sa buo mong katauhan. Mm-hmm. Diba ang saya? Mm-hmm. Ang utos ng mga magulang kay Haring Salomon na hanapin niya ang unawa at karunungan. At kapag nandiyan na sa kanya, huwag itong pababayaan dahil narinig natin yung kagandahan na igaganti, gagawin ng unawa at karunungan sa kanyang pagkatao. Diba? Babantayan, iingatan, korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam? Tapos, makinig ka, aking anak. Payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, daming taon ang bibilangin. See? Di ba tama yung, yes. Di ba yung kanina, sumakto kanina sa ating binasa sa Efeso na kapag sundin at igalang ang mga magulang, lalawig ang mga taon. So to jump the story, ilang taon siya nung namatay siya? Sabdo na sa buhay niya muna. Buhay. Kasi hanggang dito man tayo lang muna. Oh, hanggang sa muna. Kasi ang gusto ko kasi iisa-isa yung mula pagkabata niya, paano niya ganyan. Okay? So, ganon. Kasi binigyan siya ng mahabang buhay. Yes. Makinig ka, aking anak. Payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay. Daming taon ang bibilangin. So, sabi, question. Saan ngayon, Loyla, yung giginhawa ang buhay? O, di ba? Dalawa man yun. Di ba dapat dalawa? Giginhawa ang buhay at lalawig ang buhay. Don't worry. Ibalik natin doon sa chapter 3. Kasi kapag chapter 3, verse 1 and 2. Ito yun. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Verse 2. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay. O ayun na, pareho na sila. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay. So saan ang giginhawa? Susunod. At maging masagana sa lahat ng kailangan. Praise God. Tingnan mo, ah? Anak ko, Kawikaan, chapter 3, verse 1 and 2. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. So, he became the richest man? Yes. Og siya yung brightest. Richest pa kay Bill Gates. Walang papantay. According to the Bible, walang papantay sa richest kanya. Pa sa kanyang kaalaman at sa kanyang China, yaman. Yes. Sa lahat ng bagay. Dahil sa pagsunod sa kanyang mga magulang. Very good. Kaya ngayon, ang tanong, ano nga pala yung utos ng mga magulang ni Haring Salomon na kanyang hanapin? Ang kanyang hanapin ay unawa at karunungan. Kaya ngayon, ang tanong, ano kaya itong unawa at karunungan? O, sino kaya itong unawa at karunungan na ganun na lang ang magiging buhay natin? Dahil itong unawa at karunungan, loves, hindi ito yung ating edukasyon, itong talino natin na dito sa mundo. Not literally. Kung isa tayong magwaling na lawyer, isa tayong
tayong magaling na doktor, isa tayong magaling na professor, na teacher, scientist, lahat ng kaalaman, hindi pala yun. Ang unawa at karunungan na iibig sabihin ay, yon ang tutuklasin natin. Hindi yon. Dahil, sinabi nga dito na, kayawe ka magtiwala. Itong yawe kasi, yung ang ating Diyos. Ang ating Diyos. Yawe kasi yung term sa ibang language. Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kawikaan chapter 3 verse 5. So ibig sabihin, yung unawa at karunungan, hindi yung sarili natin. Dahil ang sabi dito, sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kaya hindi yung sariling karunungan natin. Kaya ang tuklasin natin ngayon, last, ay kung sino o ano yung unawa na yon at karunungan na yon. Dito sa Kawikaan, chapter 8, at basahin ko, pipili-piliin ko na lang loves. Pero, chapter 8, verses 1 hanggang 36. Ito ang basahin ko. Ito yung karunungan na gustong ipahanap ng mga magulang ni Haring Salomon. At kung mahanap na niya yung karunungan na yon, huwag niyang pabayaan. Dahil bantayan siya at bigyan ng mahabang buhay at maginhawang buhay. Sino pala to? Ito. Basahin ko. Pakinggan nating mabuti, loves. Kung sino pala to? Kung bakit ganito ang magawa ng karunungan na to sa ating mga buhay? Kawikaan, chapter 8, verse 1. Simulan ko. Hanggang 36. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng kaalaman? At ang tinig, kaya sa Bisaya Labs, hinuktukan natin, mag-meditate tayo. Habang basahin ko, sundan nyo bawat salita ko. Okay, ako na ang magbasa, Labs. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng kaalaman? At ang tinig ng unaway, hindi pa ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas, sa tagpuan ng mga landas, nasa mga pintuan siya, sa may harap nitong bayan, nakatindig sa pagpasok, at ito ay kanyang sigaw. Kaya yung karunungan sumigaw, ito yung sinigaw niya. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Kaya nanawagan ang karunungan. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang, pang-unawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga, sabi ng karunungan. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin. At ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Ang karunungan, ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala aking pinilipit. Ito ay maliwanag sa kanya na may unawa. At sa marurunong, ito ay pawang tama. O sa may taong may unawa at sa marurunong, ito ay tama. So, sino pala talaga itong karunungan na ito? Payo ko'y pahalagahan.
kahalagahan ng higit pa sa pilak. Pilak gold? Mm-hmm. Oo. So sabi ng karunungan, payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong kaalaman ay mahigit pa sa hiyas, walang kapantay sa sangmang maliwanag. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Oh, karunungan na nga siya. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas sa nahinahot karunungan. Ang takot kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan. So sabi ng karunungan, ang takot sa Diyos ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayanan dahil sa akin, hari na kapamamahala. O, dahil sa akin, sabi ng karunungan ito ha, yung binasa ko. Dahil sa akin, hari na kapamamahala, nagagawa ng mga puno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Sabi ng karunungan, pag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay. Kaya pala, giginhawa ang buhay dahil si karunungan na ito na nagsabi, kayamanan, ang yaman at karangalan ay aking tinataglay. So nasa sa kanya ang kayamanan, karangalan. Kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. O, nasa sa kanya ng karunungan ang yaman at karangalan ay aking tinataglay. Kayamanang walang maliw, kasaganahan ng buhay, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, yung pure gold, finest gold, kasi dinalisay eh. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kesa pilak ang halagang tinataglay. Ang daan ko ay katwiran, ang landas ko'y katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang sisidlan. Kaya pala, kapag mahanap na natin, like Solomon, ang karunungan na siya yung ating binasa, nasa sa kanya pala ang lahat. Kayamanan, karangalan, kasaganaan ng buhay, walang halaga, bunga ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kesa pilak ang halagang tinataglay, daan ay, pero siya ay katwiran, ang daan niya ay katwiran, at ang landas niya ay katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan niya ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Kaya kapag nasa kanya o nasa atin na ang karunungan, yun ang magiging buhay natin. Sino pala siya? So meaning to say, ang karunungan, I mean, is not diploma, achievement. Iba yun. Practical. Oo, literal yun. Pero itong karunungan practical na binasa ko, practical. Hindi practical. Hindi. Si Jesus Christ. Ah, siya good ang Jesus Christ. So siya ang ano. Bakit si sinabi ko na lang loves so kasi nga nagtanong na si Gambim. So he is always everything. Yes, mula noon sa wala pa ang mundo. Bakit sinabi kong si Jesus Christ?
patuloy tayo sa pagbasa. Kasi magtataka yung iba, ano kaya yung karamihan? Yes! Oo! Kaya, natapos tayo doon. Kaya, ito na yung susunod. Nagtatanong ka na lang Kaya, ito, kasi doon na siya. Tapos, dito na ang sagot. Ang karunungan ay siya. Dinescribe niya. 22 hanggang 36. Nandyan na si Jesus. Noon-noon pa, wala pa ang mundo. Okay? Ang karunungan ay si Jesus Christ. Ganito. Ito yung proof. Kawikaan chapter 8. Simulan ko verse 22. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, so sa lahat ng nilikha ng Diyos, ako ang siyang una. So kung titingnan niyo yung Bible Labs, ang kawikaan, nag-iba na yung paragraph nung nagpakilala na si Karunungan, na siya pala ang anak ng Diyos. Kaya after nung binasa ko, pagtanong ni Gambim, sino pala ito pala talaga? Sinagot na niya. Sabi dito, sa lahat ng nilikha ng Diyos, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nalikha na. Mm-hmm. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako. Bago pa nilikha at naanyo itong mundo. See? Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Nagpakilala na siya, ha? Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa San Sinoco. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. At nang kanyang palitawin ang mga bukal sa kalaliman, nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayan nitong mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Kaya nung nilikha pala talaga ang lahat, si Jesus, ang anak ng Diyos, ang nag-iisang anak ng Diyos, ang katulong niya sa paglikha. Dahil ang anak nga ang inspirasyon ng ama. Gaya ng mga magulang, di ba gagawin ang lahat ninyo, Gambim? Dahil ang inspirasyon, ang mga anak. Yes. Oh? Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Oh, di ba? Mm-hmm. Siya yung kaligayahan ng Diyos, ang anak niya, ang ating Panginoong Jesus. Inspirasyon niya siya paglikha ng mundo sa lahat nito. Kaya nauna siya before everything. Before anything else. Yes. Tapos, ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Oh, nag-celebrate siya. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Grabing saya ng ating Panginoong Jesus nang ang daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Sino tong sangkatauhan? Tayo. Kaligayahan pala tayo ni Jesus Christ. At ngayon, aking anak, ako ay pakinggan. Sundin ang payo ko't mapapaayos ang pamumuhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo, sabi ni Jesus Christ. Huwag mong pababayaan ni lalayuan mo. 33.
Sigambi. Ah, okay. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Laging nag-aabang at sa akin laging nakatitig. Ha, oh? Nalaman na natin ngayon, loves, na ang karunungan pala na ipinahanap ng magulang ni Haring Solomon ay si Jesus, ang anak ng Diyos. So, tanong, wala pa naman si Jesus noon, Loyla, ah. Naging tao siya sa after na kay King David. Sabi nga dito, sa wala pa ang mundo, siya ang unang nilikha. At paglikha ng buo ng mundo at ng lahat ng meron ang mundo, kalakip tayong mga tao, kasama siya sa paglikha. Kaya yung Genesis chapter 1:26, sabi ng Diyos, gawin natin ang tao. O, diba? Dalawa silang gumawa. Kaya ang Diyos pala at ang iyong anak. So, yun kasing karunungan, loves, hindi yung nakita ni Haring Solomon physically si Jesus, kundili yung takot niya sa Diyos, sa Ama. Kaya kapag meron kang takot sa Diyos, automatically, nandun na yung kay Jesus. Kasi, si Jesus, ang kanyang anak, ang kanyang karunungan. Okay? I-summarize ko ha. Bakit? Ay, tama ka talaga sa mga binabasa mo, Loyla. Ito yun, oh. Kung bakit nasabi mo na, ha, ang karunungan pala, ay si Jesus pala yun. Tingnan mo yung Kawikaan chapter 3, verse 19. Sabi dito, karunungan ang ginamit ng Diyos sa paglikha sa daigdig. Ah? Karunungan ang ginamit ng Diyos sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kalaman niya'y umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Tingnan mo, yung unang Korinto, chapter 1, verse 18 hanggang 31. Hindi ko basahin, sa title na lang ako magbasa. Unang Korinto, chapter 1, verses 18 up to 31. Ang title, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Anong sabi ng Kawikaan chapter 3 verse 19? Karunungan ang ginamit ng Diyos sa paglikha sa daigdig. Ang anak niya ang ginamit niya sa paglikha sa ating lahat ng buong mundo at kung ano ang meron ng mundo. Kaya, yung Kawikaan chapter 1 verse 7, ito ang nakasulat. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Kaya, inutos ng mga magulang ni Haring Solomon na hanapin ang unawa at ang karunungan dahil si Jesus pala yun. Para kay Haring Solomon, para sa mga magulang ni Haring Solomon, yung takot sa Diyos ang hanapin. Dahil kapag ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Kaya kapag meron na siyang takot sa Diyos, paniniwala sa Diyos, nakakmit na niya ang karunungan. At nang literal na nagpakatao ang ating Panginoong Jesus, kaya nga 'di ba, kung alalahanin niyo, loves, noong binasa natin ang Kawikaan chapter 8 na ang haba-haba mula 1
up to 21, dinescribe doon paano nagsimula ang karunungan at paano siya nanawagan, o diba, nanawagan siya na nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong panawagan na pakinggan ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil kapag pakinggan siya, giginhawa tayo sa buhay at hahaba ang ating mga araw sa mundo. At yung buhay na walang hanggan. Dahil sino ang nagbibigay, sino ang daan para makamit natin ang buhay na walang hanggan? Ang ating Panginoong Hesukristo lang ang daan. Kaya tama ako sa sinabi ko sa inyo, loves, na ang Ephesians chapter 6 verse 1 up to 4 ay pundasyon, or 1 up to 3, na pagsunod natin at igalang natin alang-alang sa Panginoon ang ating mga magulang, makamit natin ang ginhawa ng buhay at lalawig at hahaba ang ating buhay sa mundo. Dahil si Jesus Christ pala ang ating sinusunod. At si Jesus Christ ang kasagutan ng lahat. Kaya kahit may pandemya, kahit sunod-sunod ang mga bagyo, kahit anong hirap sa buhay, hindi ko yun naramdaman. If you have Jesus Christ. Yes! Perfect! Everything. Absolutely! Very good. Dahil sinunod at iginalang ko ang aking mga magulang. Kaya nagkaroon yung dumating sa akin ang unawa at karunungan. Yung karunungan na si Jesus Christ. Siya kasi yung magaguide na. Kaya yung mga literal na kaalaman, yung edukasyon, makakamtan na. Giginhawa na nga eh. Dahil siya ang kasagutan ng lahat. Naintindihan mo, Gambim? Oh, yeah. Oh. Itong sinabi pa sa nasa'yo si Jesus Christ, yung sinasabi kanina na hindi ko gusto yung mga nasisunungaling, gumagawa ng masama. I-review niya yung mga... If you have Jesus Christ, you do everything in the right way. Yes. Kaya, loves, i-review niyo nga yung napakahaba na nung nagpakilala si karunungan na si Jesus Christ pala, kasi ang haba na eh, no? I-review yung mga sinabi ko, loves. Yun. Summary, sundin at igalang ang ating ama at ina alang-alang sa Panginoon. Kapag nagawa natin yun, ang kapalit, kaginhawahan at hahaba ang buhay. Dahil ang gusto pala na ang ituro pala ng ating mga magulang ay ang pangaral sa ating Panginoong Hesus. So, ngayon, sabi na, 1 hour na daw tayo, loves. Ang sabi ngayon, ayon sa promise ko pala, loves, na paano ngayon, Loyla, kung ang isang magulang ay hindi aral ng Panginoon ang utos? Dahil hindi ako isang magulang, magbigay na lang ako ng isang example. Na-feature ni Miss Luchi Valdez, Luchi Cruz Valdez, sa Usapang Real Life, si Mario Teodoro Etong, Ted Filon. Doon siya pinakakilala, Ted Filon. Ang tunay niyang pangalan, Mario Teodoro Etong. Nung binasa ko ang kanyang buhay, loves, battered child siya. Matapang yung kanyang ama. Namamalo talaga. In short, wala silang magandang relasyon. Dahil sa hindi magkatugma ang gusto ng ama sa kanyang anak na maging. Tapos, minaltrato talaga. Kaya how many times na naglayas siya? To make the story short,
naging successful si Ted Filon. Sino bang hindi nakakilala sa kanyang pangalan na mga Pilipino? Pilipino tayo, kilala natin pag sinabing Ted Filon. Yung isang advice niya lang doon, dito ako mag-focus. Di ba pag maging successful ang isang tao, hingan yan nga, anong may advice mo sa mga kababayan natin? Yung advice niya ganito. Read. Read everything. Even the Bible. Read it over and over again. Yun ang advice ni Ted Filon. Read. Read everything. Even the Bible. Read it over and over again. Dun sa advice niya, makikita mo na kahit yung pagpapalaki ng ama ni Ted Filon sa kanya ay hindi according doon sa pagpapalaki ng isang Kristiyano, dahil malupit nga eh. Pinili ng isang Ted Filon ang matuwid na landas. Yes, nagbunga ngayon ang kalupitan ng kanyang ama, nagbunga na yun. Namigarilyo na siya, high school, first year high school pa siya, umiinom na siya. O, natutunan niya yung mga ganun. Pero, nagsikap talaga siya, loves. Iginapang talaga niya ang kanyang buhay para makamit kung anong meron siya ngayon. At nang makamit na eh, bakit niya iginapang talaga yung buhay niya na magiging isang Ted Filon? Inspirasyon niya yung kalupitan ng kanyang ama para mapakita niya sa kanyang ama na eto na ako ngayon, dapat mo nga pala akong ipagmalaki. Successful siya. Noong nagiging Ted Filon na siya, or hindi pa masyado yung nagiging broadcaster na siya, kasi gusto ng kanyang ama magiging mechanic siya kasi jeepney driver yung papa niya. Iayaw niya yun. So, nung nagiging broadcaster na siya, sa radyo siya nagsimula. Nagsimula na rin na yung tatay niya, "Oy, anak ko yan! Si Ted Filon, anak ko yan!" Ipinagmamalaki na niya. Ang saya niya, loves, na nakamit niya ang damdamin, ang pagka-proud ng kanyang ama sa kanya. Kahit yung gusto ng ama, taliwas sa gusto niya. Pero nung naging successful siya, super proud na ang tatay niya. At nung naging successful siya, binigay niyang lahat, ino-honor niya ang tatay niya. Nag-man-to-man talk sila abroad, as in, ginastusan niya, ganito-ganito. Tapos, mula noon, nagiging smooth na ang lahat. Walang gante na ginawa ni Ted Filon. Kaya anong sinabi nga? Napakaganda ng sinabi ni Miss Lucy Cruz Valdez. Ni-revert mo. Kasamaan, kabutihan ang ibinalik. Kaya ang nandun sa taas, sobra-sobra ang binigay kay Ted Filon. Yun lang, example lang ang ibigay ko, loves. Yun lang ang sagot ko kung, for example, ang isang magulang ay hindi pinapalaki ang anak sa aral ng Panginoon. Kaya mga anak, kung feeling natin na anong klase itong magulang ko, hindi naman Kristiyano, pinapalo, ganito. Choose life. Look Ted Filon. Naintindihan mo ako, Gambim? Yes, yes. Yung comparison. Kasi baka sabihin na, unfair naman, swerte naman kayo kung Kristiyano ang magulang nyo, or pinapalaki talaga kayo na ayon sa turo ng pangaral ng Panginoon. Eh kami, ganito ang magulang namin, palainom, ganito, waldas, o parang walang paki sa mga anak, ganito. Pero ang papa ni Ted Filon, hindi, walang paki ha, namamalo lang talaga.
may pagkamalupit lang dahil yung gusto nga niya hindi sang-ayon kay Ted. Yun lang ha. Pero sa panahon ngayon, meron din talagang mga magulang na dahil sa mga drugs influence. Mga ganun, di ba? Meron ng mga ganun ka-unfortunate na mga sitwasyon. Kaya mga anak, ang Diyos, fair, love, binigyan tayo ng kaisipan, kaliwanagan. Nandyan ang lahat ng daan. Choose life. Tingnan nyo ang mga example. Kaya huwag isisi sa magulang. Sa halip, gawing inspirasyon ang magulang na pagbutihin ko ang buhay ko and one day, makita ng magulang ko na ganito pala ang anak niya. Kaya, at magiging ka pang daan, maging Kristiyano tayo, sundin ang utos ng Panginoon, at maging daan ka pa na magiging maliwanagan din ang mga magulang mo. Oo, ma-impluensyahan mo na magiging follower kay Jesus. Sana po, ang dami-dami nang sinasabi natin. Sana po, magbunga talaga itong mission ko, mission namin ni Gambim. Dahil itong topic natin, ulitin ko, pundasyon ng ating bukas, ng ating magiging buhay at buhay na walang hanggan. Sundin lang, igalang, ang ating mga magulang alang-alang sa Panginoon at ang magiging kapalit, kaginhawahan ng buhay at mahabang buhay. Praise God sa opportunity na ito. God bless the Philippines. God bless us all. Part 1, part 2? Yes, part 1. Part 1 ito. Tapos sinabi na po na kanina. We'll see you on Part 2, yung buhay ni Jose. God at bless. Buhay ni King David, okay. King Solomon, and Roboam. Yung sinabi ko na kanina. Yeah. Bye-bye. God bless us all.